tatlong magkakahiwalay na insidente ng pananaksa ang naganap sa isla ng Panay ngayong Linggo. Isa na rito ang pagpatay umano ng isang lalaki sa sarili niyang ama sa Haniway, Iloilo. Inamin naman ng sospek ang pagpatay. Pero ayon sa kanya, dinepensahan lang niya ang kanyang sarili nang abulin siya ng ama na may hawak na ita. Ayun, nagkasagid ako sa sagwa. Maragang buwano ako. Nagtamo ng tatlong saksak sa katawan ang biktima. Natukoy na nakainom ang mag-ama. Lumabas din sa investigasyon na tila may matagal ng galit ang sospek sa kanyang ama. According sa asawa, gagmay pa ni sila, mapintas na yung statay nila. Pero may naginasakit, pero nag-surupot na niya dumot sa bata. Binuno niya na dahil yung tatay niya. Voluntaryong sumuko sa pulisya ang sospek. Nakadetene siya ngayon sa tanggapan ng Haniway Police. Isa ring kaso ng pananaksak ang naganap sa kasagsagan ng pagdiriwang ng piyesta ng Barangay Dakuton sa Dumaro, Capiz. Nakitang patay sa gitna ng kalsada ang biktimang si Javese Sirkidjan, 17 taong gulang. Wala umanong nakasaksi sa krimen. Nakita ding tagtad ng saksak ang katawan ng isang lalaki sa isang fish pond sa San Enrique, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Antonio Mahilom. May mga pilas sa ulo na sa liog kag sa dughan. So, sang kagabi ni nakita, last nga nakita dito sa dira man sa unahan sang natabuan, nagainom sa bidyokehan. Ayon sa may-ari ng bidyoke. Suya lang itong nagsao-sao ta na itong si Buano diya, ha? Kaya matan na itong nag-ano itong si Buano ta na? Nabuo ta na si Buano, ha? Nakatutok ngayon ang investigasyon sa sinasabing grupo ng mga estudyante. Hinihinalang mga miyembro ito ng isang fraternity.